Besi Wap, ayan, welcome back sa aking YouTube channel. So, ayun, bago ko umpisan, guys, makikita nyo, meron na naman akong watermark. Ayan, so please, ako sino man may alam nung ibang idea or ibang paraan para mawala yung watermark ko, please lang, please comment down below. Kasi yung ginagamit ko dati, is hindi ko na ma-download yung AC Market. Parang hindi ko alam kung bakit ayaw gumana ng AC Market sa aking phone again. Kasi nawala yung KineMaster ko nung nakaraan, so dinadownload ko ulit siya, so hindi ko ma-download yung AC Market, hindi ko alam kung bakit. Na-download ko siya pero hindi ko siya ma-install, ayun pala, hindi ko siya ma-install, pero naka-unknown sources na siya pero hindi ko alam kung bakit. So kaya yun, please guys, help me sa aking watermark na to ibang way. So thank you guys. Ayan, hello mga Besi Wap! Welcome back sa aking YouTube channel. Ang tagal-tagal ko hindi nakapag-vlog kasi alam niyo na, busy, and then nag-focus muna kay baby, and then wala din kasi ako magamit na cellphone kasi puno na yung phone ko, so hindi ko alam kung paano ko tatanggalin yung mga laman nito kasi wala na akong ibang magamit. And then ayan, katatapos ko lang maligo. Ayan, Ayan, ay tsura. Tinan mo yung mga ano pa. Ayan, katapos ko lang maligo. Sorry ha. Alam niyo naman dito, again, maririnig nyo yung mga kuliglig ng mga, alam niyo na, ibon, tilak ng manok, tahol ng aso. Alam niyo yung mga background ko. Ayan, yung bula. And then, maglalagay ako ng toner. Ayan. Ayan yung toner. Ay, ang ginagamit ko ay Brilliant na toner. Ayan. Grabe yung mukha ko. Ayan. Tapos, alam nyo ba, guys, mamaya, magagawa ako nung, nakita ko lang siya, hindi ko in-expect na pwede palang mangyari yon. Yung, ano, mamaya susubukan natin pag medyo sinisipag-sipag na ako, ayan, na gawin natin yon mamaya. So, eto, may, ano to, pang sunscreen, pero hindi ko siya gagamitin. Mamaya ko na siya gagamitin. Kasi, hindi naman ako lalabas masyado. Ayan, so, ayun, tapos pagkatapos, naglalagay ako nitong cream na Calmoseptin. Naglalagay ako dito lang, dyan dito. Kasi, meron akong ano eh, nagka-sunscreen ako. Ayan, so, naglalagay lang ako. And then, sa may binti ko, hindi ko napapakita. Kasi, nadali ako dun sa may lamesa. So, hindi ko na siya papakita. So, ayun na guys, magsusuklay lang ako. And then, ayan, mag-a-ice lang ako. And then, mamaya, papakita ko sa inyo kung paano magawa ng macaroni chicharon. Ayun, tapos, kung paano yung proseso. So, sige na. Bye-bye! See you later, mga Besi Wap! So, ayun na nga. Hello, mga Besi Wap again. Tinamad ako kanina. So, ngayon ko pa lang siya gagawin. Yung ating macaroni chicharon. So, halina kayo at samahan nyo na ako para gawin tong recipe na to. Let's do this! Stay tuned! Macaroni. Ayan, meron tayong asin. And then, kailangan natin ng mantika. Ayan na ating kawali. Lagyan natin yan. Meron na tayong tubig sa kawali. Ayan. Tapos, lagyan natin siya ng asin. Ayan. So, kawali na yung ginamit ko kasi yung kaserola namin medyo malaki. So, ayun na lang, kawali na lang. So, ayun, lagyan din ang asin. Ayan, kubukulo-kulo na. Lagyan natin siya ng mantika. Ayan, mantika na na, mga bes. And then, halo-haloin natin siya. Halo lang, halo. Ayan, lagyan natin ang macaroni. Ayan, depende sa inyo kung ilan dami ang ilalagay nyo macaroni. Sa akin kasi is half kilo yan yung aking gagawin. So, haluin natin ulit. Malapit-lapit na siyang maluto. Ayan, so pwede na siya. Ayan, nakikita nyo naman. Pwede na siya. So, itatanggalin na natin siya dyan. Ililipat natin sa ating lalagyan. So, patayin natin ang apoy. Ayan, makikita nyo siya. So, okay na. Ililipat ko na siya ng lalagyan. Gumamit kayo ng salaan para masala yung tubig. Para maiga siya ng mabuti. Ayan. So, excited na ako sa pinagagawa ko. Hindi ko alam kung ano ba magiging resulta nito mamaya. So, tingnan natin.
So, ayan, eto na siya. Nalipat ko na siya dito sa blue lalagyan. Ayan, so mamaya lilipat ko naman siya dito sa green na lalagyan. Pinapatuyo ko lang din. Tapos medyo palalamigin natin yung macaroni. So, ayan, malamig na siya. Ililipat natin siya dito sa green na lalagyan. And pag-iwahiwalay natin siya para mas hindi siya magkapit-kapit. And then, para mas maganda, para maarawan siya lahat. Ayan, hiwa-hiwalay lang natin siya. Ayan, makikita nyo naman. So, hintayin. Mamaya, ibibilad na natin siya. Lakas akong bilao, kaya dito ko siya nilagay. Ayan na. Ayan na nga mga beswa. Ito, dadali natin siya sa labas kasi bibilad natin siya dito. Ayan, ang ingay ng aso. Ayan, bibilad natin siya dito kasama ng mga dito. Kasama ng mga kalamyas. Ay, walang space. Ayan. Ayan na siya ng space. Kita nyo ba? Ayan, bibilad natin dito sa initan. Mga bukas, titingnan natin kung ano magiging resulta niya, mga beswap. Ayan. Ayan na, kikita nyo siya. Bibilad natin yan. Sobrang mainit. Ayan. Sobrang mainit. Ayan. So, kailangan natin siyang ibilad para maging ano siya, matigas ulit. So, ayun na nga mga beziwap. So, kita ba ako? Hindi. Wait lang. Dito ako. Hindi ako kita. So, ayan. Tingnan natin bukas kung ano magiging resulta niya. Kasi, mas kailangan mas matigas para mas malutong. So, ano yan? Hindi ko maintindihan yung mga sinasabi ko. Init! So, ayun. Nakakita pa ako ng bilao dun sa likod namin. So, nilagyan ko siya ng plastic. Ayan. Hiwahiwalay natin yan, oh. Makikita nyo naman. Meron kasing maliit doon, so naisip ko dyan ko lagayin na lang yung iba. Tapos isama ko dyan sa mga kalamyas. And ito yung isa pa, ayan. So, ayan na ngayon yung ating pinatuyong pasta. Ayan, tingnan nyo yung ano, kulay niya. Ayan. Kasi matigas talaga siya. And then, ito yung isang pasta. Tingnan nyo, magkaiba din ng kulay niya. Kasi yung isa, dilaw na dilaw. Ito, iba yung pagka yellow niya. Ayan. So, ayan. Titestingin na natin siyang iluto kung ano magiging lasa niya. Ayan. Ayan, mayroon na tayong mantika. Ayan, hintayin lang natin siya ng kumulo ng konti. And then, ilalagay na natin yung ating macaroni gagawing chicharon. Ayan na siya. And so, ayan na yung niluluto natin na chicharon. Then, para talaga siyang chicharon, the way yung ano, maluto siya. Ayan. So, eto na. Luto niya siya. Ayan, iba yung kulay niya eh, kasi nagre-reflect yung ano, kasi masyadong maliwanag. So, ayan, tikman na natin kung anong lasa ba niya. So, ayan, ito yung without sun dry na chicharon gagawin natin. Nilagyan ko lang siya ng crispy fry. And then, titingnan natin kung anong lasa. So, ayan na yung ano, kawali. Ayan, painitin lang natin yung mantika. Ayan. So, hintayin natin lang kumulo. Kasi mas masarap din yata na may crispy fry. So, tingnan natin. So, ayun, lagay na natin. Konti lang yung mantika ko kasi try ko lang. Baka kasi masayang. Kaya, konti lang yung nilagay kong mantika. Ayan. Para din naman siyang chicharon talaga. So, ayan na siya nung naluto. Mukha talaga siyang chicharon nga. Tapos, crispy siya. So, eto na. So, ayun mga beswap, naluto ko na siya. As in, konti lang yung aking niluto. Ayun, pinakita ko sa inyo kanina. As in, konti lang. Kasi tinaray ko. Ito kasi yung natira. Nagtira talaga ako para ititry ko kung ano magiging epekto nung without ano, sun. Diba? Yung hindi mo siya ibibilad sa arawan. So, eto lang yung pinakuluan. Tapos, lumambot na siya. And then, ayun, nilagyan ko lang siya ng ano, crispy fry. So, subukan natin kung ang lasa niya. Ay, grabe. Ang lutong pa din. Marap. Masarap din. Parehas lang din. Kahit siguro walang bilag-bilag sa araw. Lalo na kung meron tayong cheese. Hindi kasi nakabili eh. Nabuta kami yung lockdown. Ang sarap. So, ayun na nga mga beswap. Sana magustuhan niyo itong vlog ko para sa ating macaroni chicharon. Thank you so much!